umaga po sa inyong lahat. Ay, namumadali kami ni Fiona. Hinihingal. Ang bilis namin yung lakad. Alam po ba ninyo kung ano ang nasira yung nasa likod ko? Put na lang hindi pa ako kumakain ng kanin ngayon dahil nga kahapon nag-test po ako sa aking sugar po. Kasi matagal-tagal na ako hindi nag-ano ba. Kasi minsan dito sa bahay, nagko-control po ako sa, lalo na pag nasobraan yung kain ko sa kanin. Mahilig po talaga ako sa kanin, kaya minsan pag naka-start na po akong kumain ng kanin ngayon, kinabukasan gusto ko na naman kanin. Kahit noon, nung nag-diet ako, ilang buwan po ako na hindi pinakain ng kanin. Nung buntis ako kay Philip, grabe kasi nga may diabetes ako nung buntis ako kay Philip. At may diabetes din ako nung buntis ako kay Fiona. Kaya sabi ng doktor sa akin last time na risiko ako na magka-diabetes ulit. Dahil kasi nung pagbuntis ko kay Philip at Fiona nga, grabe po, nag-insulin po talaga ako nun. Dahil ang laki po nila, malapit na sila mag 4 kilos. Ang laki, kaya sabi na, kasi delikado pag ang bata, lalaki siya na hindi pa niya kabuwanan. Baka maanak siya ng maaga, kaya kailangan mag-ingat sa kinakain at makontrol ang aking sugar nung time na yun ba. Kaya nung after ko manganak kay Fiona, pinabalik ako doon kasi kinontrol nila kung nawala na. Kasi meron din mga pasyente na hindi na talaga nawala yung diabetes sa kanila nung buntis pa. After nilang manganak, hindi na nawala. Sa akin, salamat sa Diyos, nawala naman siya. Pinainom pa ako nung matamis siya. Kasi napakatamis. Tapos hindi masarap. Pinainom ako nung, tapos kunan kanila ng i-test nila yung sugar mo. So, alam ko po na marami po sa inyo nakatry niyan, lalo na yung mga buntis, dahil yan po yung ginagawa ngayon. 6 months ata, di ba? I-test yung, i-control nila yung sugar mo. Kaya sabi ng doktor, kapag nabuntis daw ako ulit, dapat maaga na akong pupunta doon para maaga na ako magsimula mag-diet. Hirap naman buntis ka, mag-diet ka, no? So, ang sarap naman kumain. Kaya, hirap po talaga nung nabuntis ako dahil dami pong bawal. Siyempre, nag-iingat din ako dahil para din naman sa akin at sa aking anak, di ba? Kaya ngayon po, sa totoo lang, wala pong kwenta yung mga ginagawa ko sa lifestyle ko ngayon. Pala yung mga ginakain ko. Minsan, hindi ako nag-iingat na alam ko naman na napaka-risiko ko na magka-diabetes, di ba? Kaya, meron kasi akong gamit. Itong gamit na to, binili ko to siya nung, ay, sa akin pa pala yan nung buntis ako kay Fiona. Kasi kompleto po ako sa gamit nung buntis ako kay Fiona. Kaya palagi man ako nagkukontrol dito sa bahay. Tapos, matagal-tagal na ako hindi ko kinontrol yung aking sugar. Siguro, 2 buwan na o 3 buwan. Nung last na kinontrol ko ay normal lang siya, 98 lang yun. Or 88 ba? Hindi ko na alam kasi hindi ko nasulat. Tapos kanina, ay kahapon, sabi ko sa sarili ko na i-control ko nga yung aking sugar kasi alam ko na hindi maganda yung aking mga ginagawa ngayon sa aking lifestyle ba na paano ako kumain. Kaya tiningnan ko kahapon 105. Hindi pa naman siya lumagpas sa limit ba saan yung pinakamataas. Hindi pa naman siya lumagpas. Pero kasi kapag hindi ka kung hindi ka mag-ingat, diba? Saka ka pa mag-ingat na may ma-diagnose ka na mayroon kang diabetes. Kaya nagpanik ako. Pero last week po, nagsimula na po talaga akong nagbawas-bawas sa mga kinakain. Hindi po ako mahilig sa matatamis na inumin. Umiinom lang po ako niyan pag nasa restaurant kami. Pero pag dito kami sa bahay, tubig lang po talaga ako. At kasi boring naman kasi nasa restaurant ka, bili ka lang ng tubig. Tapos yung tubig, mahal din na, 4 euro plus na yung isang baso. Sa bahay, palagi ka lang tubig. Kaya piliin mo na lang yung medyo matamis-tamis. Eh, sa bahay kasi, tubig lang talaga ako palagi. Kaya sabi ko, pag nasa restaurant ako, inom talaga ako ng mga... Pero hindi ako nagkukula. Minsan lang ako inuminom ng cola sa restaurant. Yung gusto ko yung mga iced tea. Ngayon po, ang mahilig lang po talaga ako sa kanin at sa tinapay. Diyan po ako talaga matakaw sa kanin at tinapay. Kasi pag nasimulan ko na po kumain ng kanin ngayon, bukas gusto ko naman kumain ng kanin. Kaya ngayon po, simula kahapon, hindi na po ako kumain ng kanin at ngayon din.
at nagko-control po ako ng sugar ko ngayon at nag-low carb po din ako, hindi na ako kumakain ng mga bawal ba pag ano, kung ano yung nagpapalala na tataas pa yung ano mo. Kaya sa sarili ko, alam ko namang hindi maganda yung nagawa ko, mga kinakain ko ngayon. Nag-iingat ako dahil para lang din sa akin kasi napaka-risiko ko po talaga dahil ang mama ko po may diabetes at yung kapatid po ng papa ko may diabetes din kasi. Kaya left and right, no, mama at papa na side, merong diabetes. Tapos yung buntis ko, dalawang beses pa. Maganda umaga po sa inyong lahat. Ay, namumadali kami ni Fiona. Hinihingal. Ang bilis namin yung lakad. Magandang umaga po. Nandito muna ako sa loob. Hinihintay ko muna na dumating yung ating sasakyan pa uwi. Nag-upo muna ako dahil napagod ako sa kalalakad. Wala pa masyadong tao pero sa labas may nakaupo. Kasi dito sa loob, ano siya? Alimuot. Igang siya. Kasi nga, nagluluto din yung mga ano, dyan sa ano, loob. Kaya medyo mainit-init dito. Pero ang daming ano. Drin, open. Dito kami ni Fiona sa city. Gutom. Fiona, gutom. Gutom ka? Saan ka malgutom? Gutom pa kila. Gutom daw sila kila. Nasa bahay na ako. Ilalagay ko muna itong mga tini uma dito sa ano, lagayan. Ito, hindi to gusto ni uma. Itong ano ba, may luya ba? Yun niya ito. Pag yan pa naman nagsabi na ayaw niya talaga. Hindi niya yan iinumin. Ito din, gusto ni Uma. Ang caramel apple pie. Yung tagabantay ni Uma, nagpunta pala kahapon dito kasi nagpahatid ako ng honey. Ito po ay organic at 6 euro po to noon. Ang isang glass na ganito, 3.50 lang. Ngayon 6 euro na. Nagmahal na. Nagmahal na sila. Normal lang dahil nagmahal naman taga lahat ngayon, no? Ang ano lang, ano siya, creamy. Oh, napaka ano niya, oh. Si Uma mahilig po talaga nito. Minsan, tinalagay niya to sa tinapay. Nung malakas pa siya ba? Mahilig po talaga si Uma. At minibili ni Uma yung isang karton talaga. Yung isang karton noon, ano ang laman? 60 euro ang isang karton noon. Ngayon, mahal na yun siguro. Iwan ko kung magkano. Hindi naman isang karton binili ko. Dalawa lang. Ito lang. Kasi hindi ko naman din. Isang beses lang naman siya mainom ng tea sa isang araw. Sa gabi lang. Si Uma, tinapay lang po yan sa gabi. Hindi na siya kumakain ng mga ano sa gabi. Hindi ba kayo hindi matunawan mo? At hindi sanay si Uma kumain na ano sa gabi mga pagkain na. Try natin to kay Uma. Kung may bisita tayo, pwede naman din natin bigyan ito. Para matry niya yung ibang ano ba. Buti na lang nakaabot pa kami sa bus na alas 12. Eh, nakasakay kami agad. Dahil nagutom po talaga ako ba. Hirap mag-diet, no? Hindi ka pwede ka naman kumain ng marami, pero hindi wala. Nasa Lodin Shide na po kami. Hinihintay namin si Philip dahil naiihi siya. Pakita ko rin yung view dito sa baba. Dito kami nagparking ngayon dahil mura dito. At wala masyadong magparking dito na side ba. Si Philip at Fiona kasama namin. Nandito si Fiona.
Fiona, mo wish to come? Yung mga anak namin. Pauwi na kami. Ito lang yung sadya namin dito. Sila Martin nagpa na kumain. Ako hindi ko kumain dahil nga nag-diet ako. Tinapay lang ako mamaya. Yung low carb na tinapay. Nagpalinis kasi ako ng kuko. Sila kumain. First time ko magpalinis sa salon. Buong buhay ko. First time lang sa tagal ko dito sa Germany, no? First time kong nakapag... Kasi hindi ko... Hindi pumunta... Hindi ano ba, ni-cancel kasi namin yung appointment namin dun sa tagalinis ng ano namin. Sa bahay yung pumupunta sa bahay ba? Narok na yung mga tao sa amin. Ako na lang yung gising dito. Si Uma din nasa bed na. Tulog na din kasi hindi ko na narinig yung TV niya. No, enough siguro niya. Ngayon po ako matutulog na din. Maaga na naman kami bukas. Araw-araw po ako naglakad ngayon dahil nga si Martin pang umaga siya. Ako naghatid kay Fiona, araw-araw ako maglakad. So, tuwing gising ko, tuwing umaga, no? Pag gising ko, inaantok talaga ako. Kung alam lang po ninyo, no? Grabe. Magandang umaga po. Tinan po ninyo dalawa. Nauna na sa akin. Hatid din naman sila, aray. Sakit nitong bag ni Fiona. Eh, sapwit. Aray. Ito yung panahon natin ngayon. Nivel siya. Tapos na si Fiona. Tetig? Kannst du das kurz zeigen? Komm, gib's mir. Tapos na si Fiona. Ayan na siya. Kumakain muna siya ng waffle. Pass off yun ah. Das ist nicht. Deine waffle. Pass off. Gutom kasi yan pagkatapos ng pasok nila ba. Tapos ng klase nila. Kain talaga yan siya. Minsan tinapay. Basta may makain lang. Pupunta kami ng Aldi bago kami iuwi. Dahil hindi ko talaga alam anong lulutuin ko ngayon eh. Punta na muna kami sa Aldi. Kaninang umaga malamig. 9 degrees sa ata or 8 ba yun? At ngayon, mainit na naman. Mainit. Kasi sa Aldi, sa labas ng Aldi ay dadaan yung bus namin mamaya. Kaya hindi na kami maglakad ng malayo ba. Kung sakali mapadami yung bili ko. Titingnan na lang kung ano ang mabili ko ngayon. Para pag-uwi ni Martin mamaya may makain at mga bata. Hanggang ngayon hindi ko pa alam. Kanina pa ako nag-isip ba. Ano lutuin ko. Makmais malas fetig bitte.
before the vital open. Okay? Pinagpawisan si Fiona. Yan, mainit. Uy! Pati man! Bulingit na! Bulingit! Hindi na matanggal. Okay, matigas. Tumigas na ang... So, hindi kang sugla specialize niya. Pati man, isa-excipin. So, hindi. Kabay ta. Eh, magluto pa tayo, sus. Hindi ko pa alam kung anong lulutuin ko. Pero siguro pag may nakita na ako sa Aldi, baka makaisip na anong lutuin. Painit muna kami ni Fiona. Ang ano naman ang tubig, oh. Ang lakas ng ano ngayon. Feels yun ane. Tingnan po ninyo ang dinala ni Fiona, ang liit po ng cart na kinuha niya. Ngayon magbabayad na kami, pero maghintay-hintay muna kami ng ilang minuto dito dahil yung bus namin 15 minutes pa. Tingin-tingin muna ako. Or iikot tayo dito sa kabila. Tahimik ngayon dito sa ano. Nabas, max to da. Nasa bahay na po kami ngayon. Ko ako'y magluluto na. Ito lang yung kakainin namin ngayon dahil wala nang oras. Late na. Uy! Uy! Katita Rakila, be, anak! Edantante Rakila. Ito yung tinapay. Apat lang yung binili ko kasi kay Martin at kay Philip at kay Michelle at kay Fiona nag-order, nagpili siya ng kanyang pagkain. Ito, lagyan din natin ng ano, cheese. At ito yung ating hala, kamatis at salad. At sana meron pa ako ditong onion dahil kailangan natin ng onion para sa ating burger. Parang wala na ako. Kailang magawa muna ako ng pagkain dahil darating na si Martin. Malapit na yun darating. At i-end na po natin dahil medyo mahaba na po. Sana po nagustuhan ninyo at i-update ko po kayo sa aking pagda-diet ngayon dahil seryoso po talaga to, hindi po to bihiro. Ganyan po ako pag nakatry na din po ako na mabot po ako sa 105, no? Kasi alam ko naman na hindi pa siya delikado, pero kung hindi ka kasi mag-ingat, sa huli ka magsisisi, di ba? Kahit lalo na pag-resiko ka. Kaya ginawa ko na ulit, lalo na nakita ko yung party na inatinan namin noong 2019 ba? Ang payat ko. Hindi naman ako sinpayat, pero nabawasan po talaga ako noon ng ilang kilo talaga. Laki talaga yung pinagbago ng ano ba. Itsura ko noon. Nung bago ako nag-diet, grabe ang taba ko po. Nung bago po ako nanganak kay Fiona. At nung nag-diet ako, nag-keto diet. Pero ngayon, hindi naman sa hindi ako kumakain. Kumakain naman ako, pero hindi na talaga siya as in katulad ng mga nakaraan. Kaya i-update ko po kayo. Baka meron din po sa inyong gusto mag-diet, eh. Magsabay na tayo para maano tayo ba? Para maganahan tayo mag-diet pag may kasabay tayo. Sinabayan ko si Oliver, si Oliver pumayat siya. Nag-exercise, makasiyan si Oliver, tapos nag-jogging pa yan siya, 'di ba? Sana all. Okay, ano po natin dahil medyo mahaba na po 'to. Happy weekend po sa inyong lahat. Enjoy po kayo sa oras po ng mga kasama po ninyo, yung mga pamilya, yung mga anak, kamag-anak. At mag-iingat po kayo palagi at salamat po sa palaging panonood at sa suporta po ninyo sa akin. Bye!